Okay, okay. Good morning. Si Michael Gagaro po ito ng Aerometal Guard Main. So, andito ngayon tayo. Maglalagay tayo ng AMG dito sa sasakyan ni Sir na si Sir Eric Dungo from UAE. Oh, manager siya dun. Oh. At sabi niya, pagka napatunayan niya na maganda po itong AMG at talaga naman ay napabilig natin siya dito sa ating produkto, dadalhin po itong AMG sa ibang bansa. Naku. Pwede mo sumama doon, sir? Pwede. Oo, eto ako'y mekaniko, baka pwede bang apply ako doon sa inyo, ano? Oh, yun. Pwede. Yun. Meron na tayong backer. So, alis muna si AMG, mag-a-apply na ng mekaniko. Hindi, joke lang. Oo, mawawalan tayo ng AMG pagka napuno tayo doon. So, ayan, ito sir, itong sakin ni sir, isa, anong model to, sir? 2011, tulad po ng sinasabi ko po, na pagkabi itong kaedad na ang makina, itong sakyan, ay medyo uusok na rin po ito. Hindi po tulad po ng mga bagong sakyan. 2 to 3, 5 years old. Medyo konti pa usok niyan. So ngayon, 10 years old na siya. Medyo lalabas na ang usok niyan. So ngayon, itong sakyan niya, i-change na po dapat niya daw ng 500 kilometers. Pakita mo, sir. Yung siyang anak niya, pakita mo naman para makita sa YouTube, sir. Yan, no? Mahilig na naman daw po siya mag-racing, oh. At meron po siyang palagay sa kanyang sasakyan na pang-racing. So, pabalitaan tayo ni sir kung gaganda yung hatak ng kanyang sasakyan. So, ngayon, i-re-review natin. Pakita natin sa kanila kung medyo may usok na. Sabi na sir, baka wala pang usok tong kanyang sasakyan. So, mag-re-review lang tayo, sir, ng 3.5 period okay. Na nagpapareso tayo. So, wala tayong gagawin, walang change oil, walang linis ng kung ano-anong tambutso. Ito lang po ang lalagay natin. So, papasikatin po natin sila. Magpapasikat tayo kay sir dahil dadalhin po ito sa abroad, no? Ito si AMG, ginaganahan pag gaganyan. Okay, doon ka sa likod, sir. Doon tayo, ha? Sir, 3.5. Okay, RPM. Ngayon ako. Yung RPM niya, sagad ko, tinan nyo, ano po siya, matamlay. Tinan nyo yung RPM niya, hindi tayo mag-cut ng video. Tinan nyo po. Tinan nyo po kung paano ko siya tapakang ganyan, ha? Ah, tinan nyo po yung kanyang RPM ulit. One more time. Ayan, o. Ano, sir? Medyo delay. So, ayan. Ngayon, papatayin ko na po yung ating makina. Lalagyan na po natin agad yung aerometal guard. Ito lang po ang simple, sir. Pagka nadala mo to sa abroad, ito lang, napakasimple lang. So itong video na to, ibigay ko po sa inyo. Ganun lang po yung ating gagawin. Meron bang flight niya, sir? So itong sakin ni sir ay talagang change oil na. O, pupunta raw siya ng Bataan. Kailangan daw niyang i-change oil. Para po mas magpapasika tayo sa kanya, walang change oil. May 500 kilometers pa siya. Dagdag ng 2,000 kasi pag gumamit po kayo ng aerometal guard ay magkakaroon po siya ng dagdag additional na 2,000 kilometers para sa iyong change oil. Wala na. Aha. Sige. Sige, sige nga sir. Malakas-lakas ka. Sige na natin. Wala ka bandala? Wala. Ano na natin? Sige, okay, medyo natagal at ang ating video. Sorry. Wag bang ikakat, sir, ha? Okay. Yes talaga. Sige. Nag-handpipe lang naman ako dyan. Hindi ko naman ginagawa. Hindi naman para gamitan ng tools yan. Oo. Oh. May pressure kasi, kaya parang na ano siya eh. Lalo pag umiinit na yung langis. Umiinit na yung langis. Umiinit na siya. Okay, gamit tayo ng pamukpok. Kaya pagka nag-video ko, sir, inaano ko muna ito. Niluluwagan ko muna ito. Dapat niluwagan natin kami. Ayun. Ayan, tensya na po kayo. Talagang minigpit po talaga ito. Ano, pagka umiinit yan eh. Ito, sir, dadalhin mo sa Brutto. Ganito po dapat ang kulay ng aerometal guard. Sa konting paliwanag po kung bakit po siya nababawasan ng usok,
yung parts po ng makakano natin sir ay gumaganda po yung laro, yung viscosity. So ang dahilan po nun kung bakit po gumaganda yung combustion, dahil po syempre hindi hirap yung mga parts. Diba sir, no? Napaka ganun na pa, yun lang po ang paliwanag eh. Oh, nasa Google naman po yan kung bakit maganda ang mga additives. Pero bawal pong, kita nyo po ang itong air metal guard kung bakit po tumagal po ng 10 taon sa kasa po ng Isuzu. Kasi kahit yung pong mga bagong sakyan, pag nilagay mo to wala pong check engine. At yung pong mga iba na mga additives ay... Pakita mo sa video. Ayan, ito po yung dadali ni sir sa abroad, no? Pagka napatunay natin ito na maganda sa kanyang sakyan. Sa kasi ito. Galing din ako sa Isuzu. Ah, Isuzu sir, Isuzu Manila po. Diyan sa main office ako. Ah, main office. So yan si sir, oh. Galing pa ng kasa ng Isuzu yan. So andun po ito sir. 2011 pa po ito office. Sa kasa ng Otis, oh. Pwede po kayong doon na pupunta. Marami na po nag doon nagpupunta. Dito na dito na lang. Okay. Mahal doon eh. Sa doon mo kailangan sir magpa-change oil. So yan sir. Pupunta lang natin. So ngayon pinasok lang natin 'yon, yung nababawasan po talaga siya ng usok. Gumaganda po yung combustion, binubugan niya lahat ng mga stock carbon niya para sa mga nakakaraan. So tingnan mo sir kung ano ang video. Isang dahilan po ito kung bakit po siya nababawasan talaga siya ng usok. Hindi mo na siya ulit makikita yung sir. Diretso tayo ng video. Oh, tingnan mo sir oh. Ayan, tulad din sir ng tapak ko kanina. Ang bilis po niya mga mag-response, yan na po yan ng, kung bakit po siya gumaganda po yung hatak. At ay imposible po. Dumulas na po yan sir. Yan sir oh. Kahit mga mag 3.5 RPM tayo, magpaparistro tayo. Halimbawa ngayon, naglagay tayo ng air metal guard. Hindi tayo nag-change oil, walang tune up, walang linis ng EGR. Hindi tayo nag-ahugo sa tambutso, na alam mo man nakakasira po yan. So ngayon mag 3.5 tayo sir. Pakita natin ulit ngayon ng 3.5 RPM. Re! Patingin mo nung 3.5 RPM, so magre-rev ako ng 3.5 RPM na magpapuristro halimbawa sa set nyo.
Pwede. So yan sir ha. Hindi po kami nagaling sa Tambucho, Ermetal Guard lang. Kanina, kita niyo po sa video kanina kung gano'ng hirap yung RPM niya. So ngayon po, 4,000 pa, pwedeng-pwede na po magparistro. Di ba? So ito sir, pakihawakan mo po ito. Ito, pakita ka sa kanila. So ayan, si Ermetal Guard po, pupunta na po ng abroad. Ho. Okay, hindi po ako mag-a-apply ng mekaniko dyan, sir. Dito lang po tayo kasi marami po naghahanap ng Ermetal Guard sa Pilipinas. So napabili ka din sir, hindi tayo sa abroad. Okay, no? So ayan, maraming po salamat at sana magkikita pa tayo sir. Thank you po. God bless everyday. Thank you, bye-bye.